August 23 po, 2009. Kami po ay na-accidente. Total wreck po sa sasakyan. Awan ng Diyos, nandito kami buhay na ang debate na so. December 8, 2009, after 10 years po, sabi ko, salamat sa Diyos, bayad na sa petisyo. Ang asawa ko, ang anak, ngayon po, 10 months old na baby po. Nung una, sabi ko, binayaran ng Diyos yung sakripisyo ko. Pero nung nalaman ko yung case ng asawa ko, hindi pala ito bayad sa sakripisyo, kundi grasya at awa ng Diyos. Alam mo po ba, asawa ko, nung nakakanak na, siya po ay sinisarya. Kasi po, sabi ng doktor, baka daw po mga problema ang normal delivery. Kasi po yung wife ko, nung nakakanak, first baby namin, at the age of 32 years old. Alam niyo po ba nung binuksan yung uterus ng asawa ko, nakita ng doktor, congenital abnormal, wala akong fallopian tube at ovary ang asawa ko. Sabi ko, Diyos ko, hindi bayad sa sakripisyo, kundi awa sa aking asawa ko ng Diyos. Siguro po, ang gusto ko lang kung ang reflection ko po ngayon, doon sa nangyari sa buhay ko, importante po, may kababaan na ugali. Alam ko po, ang hakanta nito, nung una may pride, pero kapag wala ng tulas, sa Diyos ang halaga tayo nalabi. Sa aking buhay po, nung dumating po yung anak ko, na wala ko lahat ng securities ko sa buhay. Sabi ko, buti na lang, inuna ko ang Diyos, hindi yung sarili ko. Kasi po, nung po kami sumasama ng father, God's providence na lang, yung wife ko na lang po ang katrabaho. Sabi ko, basta pala sa ating buhay, unahin natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Yung kung kaso ko, wala ka talaga chance sa kami magkakaroon. Kahit pa po ako'y nagtrabaho doon, kahit pa po nag-abroad ako, kahit pa araw-araw sa buwan ko ako ng 10,000, hindi ko ako magkakaanak dahil walang kubayo at palungkit yung mga asawa ko. Sabi ko, buti na lang sa pagmamahal ko sa Diyos. Yun ang sinasabi lalo ng kapatid kong mommy. Nasabi niya, karapat-dapat lang ang sinsay ng Diyos ang kanustaan dahil natin ka ng tapat ng iyong puso sa kanya. Hindi daw may sinabi ni Saint Gabriel Archangel ni Sakarias sa mga panagkakana. Yun na rin ang kasalanan ko sa Diyos. At ngayon po, kaya ako pinarito, sa aking pagpapasalamat sa Diyos, ito po nabuksan ang grasya para ipalak ko sa inyo na kahit kayo may problema at hindi pa tumutubo ng Diyos, magpasalamat na kayo kasi katabihin siya ngayon. Salamat po. Ayun na kami nasa tansa ng mga apostol. So, kahit na 2006, ang aming apostol to bring the living Christ to the sick and suffering through Father Jesus. Tungod kayo, isulti na ako ang mga spiritual director na mas nakarelate ako kung aniya kami niyayin ang apostoli sa iyong. Tungod kayo ang aming pamilya na kasinapin sa grasya sa Pinoro. 2005, ang ating magulang di na sa iyong doktor, kapusibli mag-report ang cancer. Bawa pa lang nakapilimix kami dito sa Manila o ako ang ibalang si Father Nelson. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Spend
is therefore attending up to my hands and not to all people just in order that we shall be healed. Sa pangalan ng Jesus, ay kinakasal ko na ng lahat sa mga spirito ng mahanda. Sa gawin po, we pray over nito. Sa mga spirito ng kanil, mga tinanakit mo na lang ng pagdunta. Sa pangalan ng Jesus, ay kinakasal na panalimbibin ko na our most precious one, our family, we have left hands for. Then, my dear Father, I give up to you my hands and help worthy, but just in order that we shall be healed. Sa pangalan ng Jesus, kaya sa mga hanap ng iyo may go. Kaya sa mga hanap ng iyo, kaya sa mga hanap ng iyo, kaya sa mga hanap ng iyo, sa kuryente ka na sa iyo na any volunteer catchers?